pray sa ating Panginoon. Batiin po natin ang ating mga kasama, katabi. Isang mapagpalang linggo po ng umaga sa ating Panginoon. I invite everyone to turn your Bibles to Psalm 147. We will be reading Psalm 147, verses 1 to 7. Praise the Lord, for it is good to sing praises to our God. For it is pleasant, and a song of praise is fitting. The Lord builds up Jerusalem. He gathers the outcast of Israel. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He determines the number of the stars. He gives to all of them their names. Great is Lord, is our Lord, and abundant in power. His understanding is beyond measure. The Lord lifts up the humble. He casts the wicked to the ground. Sing to the Lord with thanksgiving. Make melody to our God on the lyre. Tayo pong manalangin. Father, thank you for gathering us once again. From gathering your children from all over the world and from all walks of life. Lord, thank you for looking at us, looking for us, looking over us, and giving us names and purposes, Lord God. Thank you for healing our broken hearts and binding up our wounds so that we can live a full life and we can serve your kingdom. Lord, thank you for giving us meaning and purpose. Thank you for your overflowing love for us. And once again, Lord, gather us in your name. Gather your children and allow us to offer our praises to you because you deserve it. You deserve all our praises. You are holy. You are mighty in power. You are good. And no one has loved us more than you have done, Lord God. Thank you, Father. This day is for you. In Jesus' name we pray, Amen. Tayo na pong tumayo. Pangungunahan po tayo ni Ate Mira at ng music team. Praise God, isang mapagpala at mainit na araw po sa ating umaga. Literal na mainit dahil napakainit po talaga ngayon. Pero sana ganun din maging kainit o kaalam yung ating mga puso para sa pagpupuri sa Panginoon at sa paglilingkod sa Kanya. And amen po ba yun? Amen. So ngayon nga umaga po, handa na po natin ang ating mga puso at isipan sa pagbibigay papuri sa ating Panginoon. Atin po siyang awitan at papurihan sa umaga ngayon. Praise runs deep.
kapag ang lahat, Panginoon, ay tinalikuran kami, ikaw ang laging nariyan para sa amin. Kaya po, Panginoon, tuloy ka namin pupurihin at sasambahin, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na wala ng mamuna sa aming mga buhay. Sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng bagay, Panginoon, na nangyayari sa amin, ikaw ang siyang nais namin pasalamatan, ikaw ang nais namin. What a one.
Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Dahil kami po ay inyong mga tinawag, kami po ang inyong tinipon, hindi lang pang dumalo, kundi upang tawagin na inyong mga anak, upang pagalingin sa aming mga sakit, upang gabayan sa aming mula sa aming mga pagkawala, at maliwanagan mula sa aming mga kadiliman. O Diyos, salamat po sa dakilang biyaya ng pag-ibig ninyo sa amin. Na kung wala ito, kung wala kayo, Panginoon, ano na lamang kami? Salamat sa pag-asang binibigay niyo sa amin, O Diyos, na patuloy sa aming nakakapagbigay ng katatagan na lumakad sa mundong ito, umayo at maging responsableng mga mamamayan, mga magulang, mga empleyado, mga estudyante. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa aming buhay. Hindi po kami karapat-dapat, O Diyos. Hindi po kami sasapat sa ehemplong ipinakita ni Jesus. At sa kaluwalhatiang meron kayo, O Diyos. Ngunit sa iyong biyaya, sa iyong pagkilos at pangunguna, sa iyong pagbibigay ng grasya sa amin na maligtas, na mabigyan ng bagong buhay, mabigyan ng bagong katayuan sa piling ni Kristo. At dahil kay Kristo, dahil sa kanyang buhay na isinakripisyo para sa amin, sa kamatayan na nagbigay ng daan para sa amin, at sa kanyang pagkabuhay ng muli na tumalo sa lahat ng kasamaan, kasalanan, at mga epekto nito sa aming mundo. O Diyos, kami ngayon ay nakatayo sa inyong harapan bilang mga anak ninyo, bilang isang lipunan na pinagbigkis ninyo, na pinag-isa ng dugo ni Kristo. Bilang mga mamamayan ng kaharian ninyo dito sa lupa, ng paghahari ninyo, ng kalooban na galing sa langit na naway maghari din dito. Kami, O Diyos, ay merong katatagan, kalakasan at kagalakan na hindi galing sa aming sarili, kundi galing sa inyo. Merong kaming kabuuan na hindi galing sa aming kakayanan, kundi galing sa inyo. Merong kaming kagalingan na harapin ng mundo na hindi galing sa amin, kundi galing sa inyo, O Diyos. Salamat po, salamat. Salamat sa kapatawaran na naghugas ng aming kasalanan. Salamat sa dakilang abag na tumanggap sa amin kahit na napakarumi namin. Sa aming pagbagsak, kayo ang nagtayo. Salamat, Panginoon. Salamat. Ito po at nilalapit namin ang aming sarili, aming mga kabigatan, mga problema, pagkabasag, pagkadapa. Diyos, tanggapin niyo po kami. At alam namin, Panginoon, na ang iyong pagyakap sa amin ay namin. Panginoon, alam niyo po ang aming mga pinagdadaanan, Diyos. Alam niyo po ang mga sakit na patuloy na nagpapahirap sa amin. Alam niyo po yung mga kasalanan na patuloy na bumabagabag sa amin. Alam niyo po yung mga problema na hindi matapos-tapos, na hindi namin maiwasan. O Diyos, sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ni Kristo, Panginoon, kami bigyan niyo ng kagalingan. Sa pangalan ni Kristo, kami bigyan niyo ng kalutasan at kapayapaan at kaliwanagan. Inilalatag namin sa inyong harapan. Ibinubuhos namin mula sa aming mga puso at isipan at kaluluwa ang lahat ng daladala namin, Panginoon. Siyang bumabagabag sa amin at nagbibigay ng kabigatan. Sa mga gabing hindi kami makatulog, O Diyos, dahil sa mga problema, inaalala namin ngayon na narito kayo kasama namin, O Diyos. And you are not against us. You are for us. Sa lahat ng aming mga
katanungan, O Diyos. You are not against us. You are here giving us your truth, enlightening us with your word, and teaching us through the words of Jesus. Father, dahil kay Kristo, narito kami sa aming presensya. At narito kami, sa inyong temple, ang katawan ni Kristo. Panginoon, inilalapit din namin ang aming mga pamilya, O Diyos, na sa aming mga pangailangan, sa aming mga bayarin, at maging Panginoon sa pahikitungo sa bawat isa sa loob ng pamilya. Kami humihiling ng iyong paggabay, ng iyong pangunguna, at ang pagbubuhos ng iyong pagpapala sa araw-araw namin kakainin, sa mga bayarin sa eskwela, at maging sa pang-araw-araw na gastusin sa kakainin, sa mga biyahe, O Diyos. Panginoon, kayo rin po magbuhos ng pagmamahal sa mga mag-asawa, sa mga anak. At higit sa lahat, O Diyos, magamit ang bawat anak ninyo na nasa isang pamilya ang maging liwanag, maging daan tungo sa pagkilala nila kay Kristo nang ang buong pamilya ay manikluhod sa inyo, sumumba sa inyo at magtiwala sa kanilang mga buhay at panahon. Nang sa ganun, Panginoon, ang aming mga pamilya ay maging ilaw din at asin sa aming mga komunidad. Makita rin, O Diyos, ang inyong liwanag sa aming mga relationships, sa aming mga responsibilities, kung paano namin ito ina-handle. Diyos, patuloy niyo rin pong kalingain ang aming mga anak, Panginoon. Patuloy niyo po silang palakihin ayon sa iyong grasya. Tulungan niyo po kami ng mga magulang, mga ate, kuya, na magabayan sila. May hatid sa iyong presensya. Maturuan ng mga kwento ni Jesus, mga katuruan ni Jesus. At kung gaano kabuti ang Diyos na meron kami. Nang sa ganun na sa murang edad ay masilayan nila na merong dakilang manlilikha na hindi nagpapabaya sa kanyang pag-aari. Na ang kanyang pag-aari ay nagdadala ng kabutihan sa mundo at kapayapaan at pag-ibig. Na sa kanilang paglaki ay maging ehemplo nila ang kanilang mga kuya, ate, mga magulang na lumakad ayon sa katuruan ni Jesus. Tulungan niyo po ang mga pamilya, Panginoon. At doon pa lang maging umpisa ang pagdidisipulo. Doon pa lang mag-umpisa ang pagtuturo sa inyong salita. At doon pa lang mag-umpisa, Panginoon, ang pag-iingganyo at pagpapalakasan ng aming mga pananampalataya. Nawa, Panginoon, ganito. At kung meron man pong mga pamilya, O Diyos, na nagiging pagsubok, nagiging challenging din, Panginoon, ang manatili at magtumindig na isang Kristiyano. Bigyan niyo po ng kalakasan at karunungan ang aming mga kapatid na naroon sa mga ganong sitwasyon. Mabigyan sila ng haba ng pasensya, katatagan, at talino sa pagkilos nila sa loob ng kanilang tahanan na kahit na may mga hadlang at pangungutya at hindi pag-intindi ay manatili silang matibay na testimonya ng mabuting balita ni Jesus. Nawa nga po. O Ama, nilalapit din namin ang aming simbahan na patuloy niyo po kaming samahan sa aming paglalakbay na makilala pa si Jesus, magpasa ilalim sa kanyang pag-aari, may isapamuhay ang kanyang mga katuruan, makapaglingkod sa bawat isa sa anumang paraan, sa pagbibigayan, pagpapalakasan, pagtutulungan.
pagtuturo at pakikinig. Sa pagbibigay ng panahon. Sa pagbibigay ng encouragement. Sa pag-aabot ng tulong sa anumang paraan. O Diyos. At gamitin niyo rin po aming simbahan sa aming misyon. Na patuloy pang makakilala ang mga tao sa aming paligid kay Kristo. Patuloy ang kanyang kalooban ay maghari. Ang kanyang mabuting balita ay masumpungan. Nang sa ganoon ay kilalanin ka bilang aming Panginoon, bilang aming hari. At makasumpong ng kapatawaran at pag-asa sa kabila ng sinasabi ng mundo, sa kabila ng kabigatan at kaguluhan ng mundo ay sama-sama kami magpupuri sa inyo. Nawa nga, O Diyos, na magamit ang aming simbahan para sa ganong purpose, para sa ganong mission. Patuloy niyo po kaming ihanda, patuloy niyo po kaming palakasin at pag-isahin bilang katawan ni Kristo. Tinataas namin ang aming bansa, Panginoon, na kabi-kabilahan pa rin ang problema. Kabi-kabilahan ang banta, Panginoon, ang pagmamayabang ng ibang bansa, ang paghahari-harihan ng ilang mga opisyal na wala naman sila doon para sa kanilang sarili, kundi para sa kapakanan ng bansa at ng mga mamayan, lalo na ng mga nahihirapan. O Diyos, bukawin niyo po sila, kilusan niyo po. At gisingin niyo po, Panginoon, ang kanilang puso na nang makilala ka at masunod ng iyong kalooban sa aming bansa. Diyos, nawa magkaroon ng pagkalinga sa mga mahihina, magkaroon ng pagtatanggol sa mga nahuhubusan at nasasaktan, magkaroon ng pag-asa para sa mga nagdarama, magkaroon ng hustisya para sa mga nagawa ng masama, at ang iyong katotohanan ng manaig, at ang iyong pag-ibig ang maghahari. Gamitin niyo po kami na iyong mga anak na magsulong ng mga bagay na ito, na mga mahalagang itinuturo ninyo dito sa aming komunidad at sa aming bansa. Gamitin niyo po ang aming mga sermon, ang aming mga ministeryo, ang aming mga Bible studies, ang aming mga prayers, ang aming mga pagkilos sa iba't ibang plataforma, O Diyos. Ang iyong paghahari ay maranasan ng aming bansa. Gamitin niyo po kami. O Diyos, ang iyong Espiritu ang kumilos sa amin, sa aking kalagitnaan, sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, dinadakila namin kayo. Nais namin marinig ang inyong boses, Panginoon. Nais namin maturuan, mapalakas, at mabigyan ng pag-asa ng patuloy sa aming paglakad bilang mga anak ninyo. Gamitin niyo po ang inyong mensahero, ng iyong katotohanan, ng iyong salita, ng iyong direksyon na ibibigay sa amin, Panginoon. Kung paano pa kami patuloy na magpapasailalim sa inyo. Patuloy na kilalanin ka, sambahin ka, at paglipuran ka sa aming mga buhay at sa aming bilang isang simbahan ng katawan ni Kristo. Salamat po, Panginoon. Ito po aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Magandang tanghali po sa ating lahat. Nakatutuwa po na yung inawit natin kanina ay isang paalala po sa atin. Nakita ko po ito hango sa Romans chapter 8 verse 30. At sana po panghawakan natin yon na walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos at walang makapag-aalis sa atin sa kamay ng Ama. Kasi po, nabanggit ko nga po sa pag-uusap namin ng mga elders, yung mga kasama ko po sa pastoral committee, si Pastor Kit, si Kuya Pong, si Kuya Bok,
na lahat po ng sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 24, nangyari na po. Ang hinihintay lang po natin dito ay yung pagtindi. Mas magiging matindi pa sa mga darating na araw. Kaya ipinamamanhi ko po sa inyo, isa puso po natin ang sinabi ni Pablo sa Romans 8:30 na walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, walang sino mang makapag-aari sa atin sa kamay ng Ama. Atin po laging tandaan yan upang huwag tayong panghinawa, panghinaan, lalo na nga po sa mga dumarating na araw. Asahan po natin, lalo pong magiging matindi ang kasamaan. Kanina nga pong maga, nag-uusap kami ni Pot, yung pong divorce bill, patay na yon. Eto, muli na naman binubuhay. Kaya po, asahan natin, talagang patuloy po ang pagsama. Hindi na po bubuti ang kalagayan ng tao. Yung pong ating tema, Allegiance to Jesus, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatan kong The Pace of Allegiance. Hango po sa John chapter 4, verse 34. Naalala ko po yung isang pelikulang napanood ko doon, Man on Fire, kung saan si Denzel Washington ay isang retiradong espiya na CIA at namasukan bilang isang bodyguard ng isang mayamang pamilya at binabantayan niya yung kaisa-isang anak na babae. Pero sa kabila po ng mahigpit niyang pagbabantay, nadukot pa rin yung bata. At ang namumuno doon sa grupo ng kidnapper ay walang nakakaalam at ang alam lang nila, pinangalanan siyang The Voice, ang tinig, kasi lagi siyang nagbo-broadcast, yung leader ng kidnapper. At matatag yung sinasandalan ng kidnapper kasi ang puno ng organisasyon nila ay pulis mismo, hepe ng pulis. Anyway, natuntun ni Denzel Washington yung kapatid ng leader ng kidnapper, dinukot niya yung kapatid para ipagpalit doon sa bata na dinukot ng kidnapper. At sa pamamagitan ng pagpupunyagi ni Denzel Washington, nakakuha siya ng litrato ng leader ng kidnapper at ibinigay sa isang reporter para ilabas sa dyaryo. Kaya nung ilabas ng reporter yung litrato ng leader ng kidnapper, pinamagatan niya na at last, the voice has now a face. Sa wakas, sabi niya, ang boses ay meron lang muka. Yun po ang pag-uusapan natin ngayon, the face of allegiance. Meron pong muka ang katapatan. In our previous lessons, we mentioned that faith, to be complete and effective, has to have an object. And the object of our faith is none other than the Lord Jesus Christ. Our previous lessons have also dwelt on who Jesus is, His deity, ang kanyang pagka-Diyos. And in so doing, we have taken up and learned the scripture references pertaining to the deity of the Lord Jesus. And being so, is then worthy of our worship, our devotion, our allegiance. Just like faith, the object of our allegiance is Jesus Christ. And that's what we'd like to talk about today. Manalangin po tayo. Mang Diyos, kami po'y muling lumalapit sa trono ng iyong biyaya at ng iyong pagpapala upang hilingin na pangunahan mo kami sa pamagitan ng Espiritu sa aming pong pagtalakay ng aming pag-uusapan sa umagang ito. Ginagawa po namin ito, Panginoon, bilang pagpupuri sa iyo, pagsamba sa iyo, at pagkilala na ikaw lamang ang aming Diyos, ang tanging Diyos sa aming sinasamba, na lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Patnubayan mo po kami ngayon, Panginoon, at patatagin ang aming pananampalataya sa iyo, lalo na nga po sa mga dumarating na Panginoon, na panahon kung saan lalo pong tumitindi ang paghihirap, Panginoon. Batid mo ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay namin. At ikaw lamang po ang amang inaasahan na siya magkakandili sa aming Panginoon. Bigyan mo po kami ng pusong maalab sa pagsamba sa iyo at na isang kaisipan, Panginoon, na makakaunawa ng mga salita mo. Patnubayan mo po kami ngayon, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Our opening verse says, "My food," says Jesus, "is to do the will of Him who sent me and to finish His work." That's John chapter 4, 34. Immediately, we'll notice that the Lord Jesus Himself set the pattern, the model for us to follow. The Lord draws His strength and inspiration from achieving the will of the Father. He is consumed with love for His Father, that nothing is more important to Him, not even physical food to nourish His earthly body, but to do the will of the Father. His whole being is focused on what the Father wants done, that Jesus was willing to set aside His own right as a Son, the second person of the Triune God, to fulfill what the Father wants. The food that Jesus was referring to was His spiritual nourishment. And for us, spiritual nourishment should not be limited to attending regular Bible studies or attending Sunday church services just like this and listening intently to the message being delivered through the pulpit. Don't get me wrong. These practices are essential for spiritual growth and should be the natural outcome of belief in the Lord Jesus. Ulitin ko po. Lahat po ng ginagawa natin, yung pananambahan, pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikipag-fellowship, they are the natural outcome of belief in the Lord Jesus. Hindi po natin pinagsisikapan yun, kusa pong lumalabas yun kung ang katuon na ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Tulad din po na sinabi sa James, faith without works is dead. Pero yung works po na yun is natural outcome ng faith. Ano man po ang ginagawa natin, ay kusa lumalabas kung tayo'y may tunay na pananampalataya. Hindi po natin kailangan pagsikapan. We should diligently do them without neglecting what God has commanded us to do. Spiritual nourishment also comes from doing God's work, God's will, and helping to bring His work of salvation to completion. We are nourished not only by what we take in, but also by what we give out for God. We are nourished not only for what we take in, but also for what we give out for God. Jesus in John chapter 17 verse 4 stated that He brought glory to the Father on earth by completing the work given Him to do. The same thing is true with us. We bring glory to the Lord Jesus by completing the work He wants us to do, to help reconcile lost man to God through the sharing of the gospel, that others may become disciples too. Yun po ang kanyang pinagbilin sa Matthew 28:19-20. Sabi niya, to share the gospel, discipling others. At all times, it is the Father, first and foremost, in Jesus' mind, to the extent of exposing Himself to the misunderstanding by the Jews. Wala pong ibang inisip ang Panginoong Jesus, kundi ang kalooban ng Ama. At sa pamamagitan po noon, siya po ay dinusta ng kapwa Hudyo. Makikita po natin yan sa John chapter 5:17-18. Sabi po ni Jesus, Jesus said to them, "My Father is always at work to this very day, and I too am working. For this reason, the Jews tried all the harder to kill Him. Not only was He breaking the Sabbath, but He was even calling God His own Father, making Himself equal with the Father." We see in these instances the determined purpose of Jesus, manifesting His own allegiance to the Father, His loyalty, devotion, faithfulness, were expressed in carrying out what the Father wants to the extent that Jesus was willing to be crucified. Allegiance to God was also demonstrated earlier by Daniel and his three teenage friends. We can find this in the book of Daniel. In chapter 1, we see the four being transported to Babylon as commanded by the Assyrian king Nebuchadnezzar.
They, the four and other Jewish captives, were to be trained in the language and literature of the Babylonians. They were to assimilate the culture of their captors. King Nebuchadnezzar wanted to change their behavior to conform to the ways and culture of the Babylonians, such that he even changed their names to influence them to forget their native culture and values as well as their belief system by adopting the ways of the Babylonians. And so, Daniel became Belteshazzar, Hananiah became Shadrach, Mishael became Meshach, and Azariah became Abednego. All their new names were reflective of the Babylonian gods. Hinango po ito sa mga idolo ng Babylonia. In verses 8 to 21 of chapter 1, we see the faithfulness, devotion, and loyalty of the four to the God of Israel. They refused to partake of the food and drink coming from the table of King Nebuchadnezzar or the royal food, knowing that the same were against their own Levitical laws. The food could have been offered to idols. Tinanggihan nila yon kahit na gaano kasarap pa yung pagkain. Ewan ko kung kaya natin gawin yon. Tumanggi sa masarap na pagkain. Their allegiance to the God of Abraham, Isaac, and Jacob paid off. Verses 17 to 21 of the same chapter describes how God took care of them, as is also prophesied in Isaiah 42, verses 2 to 3, and 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Their allegiance was again put to a severe test, as we read in chapter 3. Nebuchadnezzar put up a 90-foot image of gold and commanded all his subjects, lahat na nasasakupan niya, to bow down to it. The trio of Hananiah, Mishael, and Azariah refused to comply, for which they were threatened to be thrown into a blazing furnace, which the king himself commanded to be heated 7 more times hotter, piniinit pa ng 7 beses. Here is how the three replied. O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and he will rescue us from your hand, O King. But even if he does not, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. O sagot ng apat, kahit na ihulog mo kami doon sa oven. No? Ano ba sa Tagalog po ang oven? Hurno. Na pinainit ng 7 beses pa. Hindi namin sasambahin ang iyong imahin. Despite the threat of imminent fiery death in a blazing furnace at that, they stood their ground and held on to their faith, for they know in their hearts whom they believe. Alam nila sa puso nila sino ang kanilang pinananampalatayaan. Tayo po ba? Alam ba natin? We see the same kind of allegiance in Jesus' disciples. In chapter 4 of the book of Acts, the apostles Peter and John were held to prison on the instigation of the high priest and rulers of the Sanhedrin, the ruling council of the Jews. What was their crime? Proclaiming that salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Acts chapter 4, verse 12. They were, of course, referring to Jesus, whom the Jews caused to be crucified. That's in Acts chapter 4, verse 10. After being released from prison, they were commanded and warned not to speak or teach at all in the name of Jesus. Acts chapter 4, verse 18. Binalaan sila, but they did comply. But Peter and John replied, "Judge for yourselves.
whether it is right in God's sight to obey you rather than God. For we cannot help speaking about what we have seen and heard. What we have seen and heard. Nakita namin at narinig namin. Sana po ma-experience ninyo natin yung ganong klaseng pananampalataya. Makita at marinig natin ang Panginoong Hesus. Acts chapter 4, verses 19 to 20. They were already in prison and upon release were threatened to be harshly persecuted again. But they maintained their allegiance to their object of faith. Emboldened by what they have seen and heard, the death and resurrection of Jesus Christ. They manifested their allegiance to the Lord Jesus Christ. What Paul would later on write in Philippians chapter 3, verse 20 up to 4, chapter 4, verse 1, was already a reality in the lives of these apostles. Yung kanilang pananampalataya, nakita na po sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Yung po ang pinakamatibay na testigo o testimonya sa ating pong mga kapwa. Yung ipinamumuhay natin, yung ating pananampalataya. They were living out what they have believed. Peter and John were fearless because they believed the pronouncements of the Lord Jesus and have believed in their hearts who Jesus is. History tells us that Peter was hung upside down upon his request, saying he was not worthy to die the same way the Lord Jesus died. While John was banished, exiled to the island of Patmos, up to the very end of their lives, they did not deny Jesus. One of the obscure allegiant men in the Bible is Stephen. We can read about him in the book of Acts, chapter 6 and 7. He is introduced in Acts chapter 6, verse 8 as a man full of God's grace and power who did great wonders and miraculous signs among the people. Opposition to Stephen arose from the members of the freedmen, Jews of Cyprus and Alexandria, as well as the provinces of Cilicia and Asia. Kapwa Hudyo po ito mga ito. Part of verses 9 and 10 says, "This man began to argue with Stephen, but they could not stand up against his wisdom or by the spirit by whom he spoke." Who are these freedmen? This was a group of Jewish slaves who had been freed by Rome and had formed their own synagogue in Jerusalem. Mga dating alipin ito na pinakawalan ng mga Romano, nagtayo ng sarili nilang sinagoga sa Jerusalem. Hindi na kasama sa kapwa Hudyo. What about Stephen? Who was he? Around the world today, many places that are otherwise pagan in beliefs and practices have been reached by the gospel through the missionary work of the early believers who lived their lives for the gospel. One of these martyrs was Stephen. Stephen was an effective administrator and messenger. His desire to serve Christ translated into the reality of serving others. Hindi po siya nahiya na magsilbi sa kapwa niya mananampalataya. Ano po ang trabaho niya? Stephen was named among the managers of food distribution in the early church. Waiter. Acts chapter 6, 1-6. Long before violent persecution broke out against Christians, there was already social ostracism. Jews who accepted Jesus as Messiah were usually cut off from their families. As a result, believers depended on one another for support. The sharing of homes, food, and resources was both practical and a necessary mark of the early church. As the number of believers grew, it became necessary to organize. The choice of the 7 handlers of food, Acts chapter 6, verse 3,
was based on two qualities, full of the Spirit and wisdom. Stephen's character trait stood out in his defense against the opposition. It is reminiscent of the Lord's words in John 14, verse 11. Believe me when I say that I am in the Father, and the Father is in me, or at least believe in the evidence of the miracles themselves. But despite the great wonders and miraculous signs performed by Stephen among the people, Acts chapter 6, verse 8, opposition still arose, and Stephen was accused in the same manner that the Lord Jesus was in Matthew 26, 59 to 61. Verse 11 to 14 of Acts chapter 6 tells us of the machination of the leaders of the Jews and the members of the Sanhedrin to pin down Stephen. What the Jewish leaders did to Jesus, come up with false witnesses, they also did to Stephen. Stephen's logical and reasonable response was convincing, clearly demonstrated in his defense before the Sanhedrin, Acts chapter 7, verses 1 to 53. His closing remarks, however, infuriated the members of the council who could not stand to have their own evil motives exposed. Hindi nila matagalan yung pagbubunyag ni Stephen ng mga masama nilang gawi. And so, they stoned Stephen to death while Stephen prayed for their forgiveness. Binabato na si Stephen para mamatay, ipinapanalangin pa niya yung bumabato sa kanya ng kapatawaran. Ganun din po kaya tayo? Meron po bang pagpapatawad sa puso natin? His final words show how much like Jesus Stephen had become in so short a time. His death had a lasting impact on the young soul who was a witness to the martyr. Stephen's life of allegiance to Jesus is a challenge to us present-day believers. Stephen's life of allegiance is a challenge to us. He was the first to die for the faith, and his death raises a lot of questions. How many risks do we take in being followers of Jesus? Are we willing to die for Christ? Are we even willing to live for Christ? Before we can give our lives for the gospel, we must first live our lives for the gospel. God sometimes trains his servants by placing them in insignificant positions. Kamukha ni Stephen, waiter. Pero hindi niya ilintana yon, dahil ang isipan niya, pinagsisilbihan niya ang Diyos. It is God who promotes, and it is God who rewards. Let's see what 2 Timothy chapter 2, 20-21 says. In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for noble purposes, and some for ignoble. If a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for noble purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work, kahit tigawalis po ng simbahan, kahit tigapunas ng upuan, para hindi marumihan yung ating kapwa mananambahan. Pinahahalagahan po ng Diyos ang kailit-liitang serbisyong ginagawa natin sa Kanya. What do we do in allegiance to Jesus? Let's consider 2 Timothy chapter 2, verses 22 to 26. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. And the Lord's servant must not quarrel. Instead, he must be kind to everyone, able to teach, not
not resentful. Those who oppose him, he must gently instruct in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will. Ako po ay tinamaan dito si mismo sa nabasa ko ito dahil meron po akong kausap sa messenger. Nang sabi niya, hindi kumpleto ang Biblia. Kasi pinuno ko yung sinabi niya na sinabi daw ng Panginoong Hesus kay Peter, ikaw ang rock, you are the rock, and on this rock I will build my church. Sabi ko sa kanya, walang sinabi doon sa Matthew chapter 16 verse 18 na sinabi ni Jesus kay Peter, ikaw ang unang papa. Dahil yun po ang claim nung kausap ko. Si Peter daw ang unang papa at ang Panginoong Jesus mismo ang nag-designate kay Peter para maging first pope. Sabi ko sa kanya, anumang pag-aaral ang gawin ko sa chapter 16 verse 18, walang binabanggit doon ang Panginoong Jesus na si Peter ang unang papa ng Roman Catholics. Ang sabi ko pa nga sa kanya, yung bang mga contemporaries ni Peter, si John, si Paul, iba pang apostoles, at yung sarili nilang disipulo, kasi meron din po sila mga disipulo, na mga karaniwan ay Hudyo, meron baka akong isa man sa yon, sa mga Hudyo, na naging papa ng Roma, pwera kay Peter. Dahil si Peter, diniklaran yung papa matagal ng patay bago niyo sinabing na papa si Peter. So hindi niya ako sinagot. Hanggang ngayon, hindi pa ako sinasagot sa aking sinabi na yon. Dahil isa man sa mga disipulo, ng mga unang apostoles, ay walang naging papa sa Roma. Kasi mga Hudyo yun. Karaniwan ng papa sa Roma, mga Italiano, at mga tiga-Europa. We must then endeavor to be like Christ in character, conduct, and in our conversations. So ito po ang sana'y pagsikapan natin. We must endeavor to be like Christ in character, conduct, and in our conversations. Maging sa ating pong pakikipag-usap. Maging katulad, kawangis po tayo ng Panginoong Jesus. God will continually transform us through the power of the indwelling Holy Spirit. We do not become sinless instantly, but the more we fill our minds with the Word and totally yield to the Spirit's leading, the more victorious we will be over sin. Ang temptation lagi pong nandyan. Hindi po yan nawawala. But we can overcome that. Our old habits and attitudes are replaced with godly ones. We will become useful servants in the household of God. It's not the level of work we do, our intelligence, or how successful we are that manifests our allegiance to Jesus. Ulitin ko po. It is not the level of work we do, our intelligence, or how successful we are that manifests our allegiance to Jesus. Rather, it is the reality of being whose we are. Kanino ba tayo? Yun ang importante. Yun ang mahalaga. Kanino ba tayo? Ako ba ay kay Jesus? Let us heed the admonition in Galatians chapter 5, verses 16 to 21. Live by the Spirit, and we will not gratify the desires of the sinful nature or the flesh. Instead, the fruit of the Spirit will bloom. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Complete the growth as stipulated in verses 24 to 25. Hindi po natin kailangan pagsikapan to. Kusa po itong bungan lalabas. Katulad sa anumang pananim. Hindi natin pwedeng pilitin yung tinanim natin puno na mamunga.
kusang lalabas yung bunga sa tamang panahon. Ganun din po itong bungan to. The fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kusa po itong lalabas sa atin kapag ipinamuhay po natin ang ating pananampalataya. So yun po ang pagsikapan natin, ipamuhay natin ang ating pananampalataya. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passion and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. What can we expect with our allegiance to Jesus? This was also in the mind of Peter in chapter 19 of Matthew, verse 27. Sabi ni Peter, "We have left everything to follow you. What then will be there for us?" Paano naman kami? Sabi ni Peter. Here's what Paul says in Philippians chapter 3, verse 20, verse 4, up to 4:21. "But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. Therefore, my brothers, you whom I love and long for, my joy and my crown, that is how you should stand firm in the Lord, dear friends." Sabi ni Pablo, stand firm. Paano? Sa pamamagitan ng pag-aalala, hindi po tayo tagalupa. We belong to the kingdom of heaven. And we eagerly await our Savior, Jesus Christ. Inaantay po ba natin siya? Tayo po ba'y sabik na naghihintay sa kanya muling pagbabalik? Remember always who we are. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tayo po ay ginagawa ng Panginoong Ama para sa mabubuting gawa na hinanda na niya para gawin natin. Huwag po tayong mainip. In fact, kasabikan po natin yon na makagawa po tayo ng mabubuting gawa. Dahil sa pamamagitan po nun, ipinamumuhay natin ang ating pananampalataya. Good works for our salvation by grace through faith and are evidence of a transformed life both to others and to ourselves also. Pasensya na po, babanggit po ako ng napapanood ko sa TV. Yung pong pelikulang o serye na Batang Quiapo. Hindi ko po maisip, malubos isipin na kung paanong nananampalataya, nananalangin sa Poong Nazareno pagkatapos mangi-snatch. Sabi ko, parang hindi tama. Nananampalataya ka tapos paglabas mo ng simbahan, mangi-snatch ka agad. So hindi pinamumuhay yung pananampalataya o mali yung kanyang pananampalataya. We can find our assurance of reward for our allegiance in John chapter 10, verses 27 to 30. "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one." Romans chapter 8, 37 to 39. Isa ulo po natin yan, isa puso po natin. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang makapag-aalis sa atin sa kamay ng Ama. Ano man po ang mangyari, sa isip po natin, sa puso po natin yon. Paul reiterated this in Romans chapter 8,
Paul reiterated this in Romans chapter 8, 37 to 39. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels or demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Let us rest and have peace in our security. Meron pong pinalang video sa akin si Kuya Bok. Pinapakita po dun sa video na yon yung isang general nung panahon ni Hitler. At yung general na yon ay pinili ni Hitler upang siya maging puno ng kanyang armed forces. Nakalimutan ko po pangalan, mahirap, German kasi. Tapos yung leader na yon ng armed forces ni Hitler, hindi gusto ng ibang general. Kasi hindi naman marunong eh, bobo eh. So tinanong si Hitler, bakit ba siya ang ginawa mong leader? Ano ang sagot ni Hitler? Because he is loyal to me like a dog. Sana po maging tapat tayo sa Panginoong Hesus tulad ng isang aso. Huwag po nating intindihin kung maging aso ang labas natin kung ating katapatan ay nakatuon sa Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kuya Ben, Pastor Ben, sa inyo pong sa mensahe na ibinaba ng Panginoon through you. Nagagalak po tayo sa ating napakinggan and patuloy po nating patuloy po tayo makigalak din sa mga nagse-celebrate at magse-celebrate pa na kanilang mga birthdays. Si Nanay Lily Ramos po ay nag-birthday ng April 16. April 17 naman si Uncle Benji. And ngayong araw na to si Kuya Sixto Dumantay. And sa Tuesday naman po si Cara. And sa April 28 si Bennett Goles. So napakarami po ng mga birthday celebrators natin. Awitan po natin sila ng birthday song.